Umarangkada na rin ang bigayan ng ayuda sa iba pang lungsod sa Metro Manila. Naging mas maayos naman daw ang pamimigay ng cash aid pero hindi pa rin naiwasan ang ilang aberya. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Maagang dumating ang mga benepisyaryo ng ECQ ayuda sa covered court ng Barangay San Isidro sa Parañaque City. Hirap man sa paglalakad, matiyagang pumila ang person with disability na si Jordan Aquino. Mahalaga ang makuha niya 3,000 piso, lalo't hindi siya makaraket ngayon sa pagmamasahe. Nung may trabaho po ako, nakakatulong po ako sa mga bambay sa pang ano sa mga bayad kuryente, tubig. Uh-huh. Eh ngayon po? Ngayon po, wala po. Ang 1,000 piso namang nakuha ng pintor at senior citizen na si Mang Ramon, diretso lang sa pambayad ng utang. Kulang pa nga ng 300 may gito, 1,300 po, 1,300 may gito. Higit 556 billion pesos ang natanggap ng Parañaque City para sa ayuda. Sapat sa mayigit 139,000 na pamilya. By schedule ang sistema para iwas kumpulan. Pero may ilang nagulat nang malamang hindi na sila kasama sa listahan kahit tumanggap noon ng ayuda. Gaya ni Lorraine na agad nagpunta sa grievance committee. Ilang weeks po kaya lang? Araw lang po kaya kasi 10 days to 15 days lang po tayo. Nakatanggap po ako first, second at saka yung waitlisted. Yun waitlisted nga lang po, hindi ko siya na-claim. Okay. So siguro, kaya siguro yung name ko ngayon wala na sa list kasi hindi ko nga siya na-claim. Paliwanag naman ng barangay. Nagbigay po kasi noon ng date na hanggang May 15 that month na lahat po ng hindi naka-claim, mag-ano na po yon, parang waive na siya kasi ibibigay na po lahat ng unclaimed doon po sa mga nag-file ng grievance. Ngayon, pwede naman po siya mag-file ulit ng grievance para naman po makahabol siya. Sa San Juan City, 100 tao lang kada oras ang pwedeng umasok sa payout center. Sa mga hindi babakunado, pwede na rin isabay ang magpapaturok. Naglagay rin kasi ang LGU ng vaccination site sa payout center. Under the NVOC advisory, pwede po ang satellite vaccination para sa A2 at A3. Kahit naman umaambon, pumila pa rin ang mga residente sa barangay Old Balara sa Quezon City. Walang tigil sa pagpapaalala ang mga barangay officials tungkol sa requirements ng payout. Pakiserox na po ng inyong sapon, ID, lagyan ng 3 firma, at lagay na rin po yung number nyo doon sa may papel na nilabas ng barangay. Gayun din sa minimum health protocols. Napaalala ko, start natin, magkumisa na po tayo sa pagkakulang. Pag-iwala ko rin po, magkumisa ng pagitan. Pag-aawal na po, tayo po sumunod na maayos. Sabi naman ng ilan, mas maayos ang sistema ngayon. Nasa 80,000 eligible na makatanggap ng ayuda sa Old Balara. Alphabetical ang listahan at may schedule kung anong oras maaaring pumunta ang bawat batch. Ayon sa DSWD, may 15 araw ang mga LGU para ipamahagi ang ayuda. Pwede namang humiling na extension basta justifiable ang dahilan. LGU din ang bahala kung papayagan lumagpas sa curfew hours ang payout basta nasusunod ang minimum health standards. Paalala lang ng DOH. Magsuot no, ng face mask, face shield. Magdala po kayo ng sarili niyong alcohol para po na sa-sanitize nyo ang kamay nyo, pamayat-maya kung may mahawakan kayong ibang bagay. Kayo po ay huwag lumapit sa mga kasama nyong mga kapitbahay na kumukuha para po hindi tayo magkaroon ng pagkakahawa-hawaan. Pagka-uwi nyo po sa bahay, kung maaari lang, tayo ay maligo, tayo po ay magsuot ng mask sa loob ng ating bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.